Isang patay sa mudslide sa Natoni Mountain Province. Sa Makabebe, Pampanga naman, pinangangambahan ng tumaas pang baha dahil sa high tide. Narito ang mainit na balita. Baha ang ilang kalsada sa Makabebe, Pampanga dahil sa mga pag-ulan, pati mga bahay pinasok na ng tubig. Nagtambak ng sandbag ang mga residente kontra baha. Inilabas na rin ang mga bota. Mababaw pa ang baha sa ngayon pero posibleng tumaas pa kapag nag-high tide na ang kalapit na ilog. Kaya kahit sanay sa baha, kabado pa rin ang mga residente. Mataas ma'am, hanggang dito po yan. Ang mga hanggang sa ano po? Hanggang lagpastuhod po. Perwisyo naman ito sa kabuhay ng ilan tulad ng tricycle driver na si Mang Francisco. Nasisira kasi yung bearing, naging nababasa pag umiikot. Sa Sablayan Occidental, Mindoro, pahirapan ang pagpasok sa binahang barangay Claudio Salgado. 80 pamilyang inilikas at nananatili sa isang eskwelahan. Mabilis bahayin ang barangay dahil malapit ito sa dagat at ilog. Kaya gustuhin mang umuwi ng ilang lumikas, alam nilang delikado ito. Sira na yung aming mga bahay doon, sira na yung mga gilid. Wala kami magawa. Siyempre, ang kanilang hangad, yung kaligtasan namin. Naka-alerto naman ang Sablayan DRRMO. Stranded naman ang nasa 50 pasahero sa Bulan Port sa Sorsogon. Kansilado pa rin kasi ang biyahe ng mga pampasaherong bangka papuntang Masbate at Samar. May ilan nang napilitang umalis sa Pantalan. Sa kabila ng gale warning sa probinsya, ilang bangkang pangisda pa rin ang pumalaot. Ilang bangka rin ang nangahas pumalaot sa buhi Camarines Sur kahit nakataas ang no sailing policy. Nakikipag-ugnayan na raw ang lokal na pamahalaan sa Lake Buhi Management Authority upang sawayin ang mga bumibiyaheng bangka. Nagka-landslide naman sa Bulinay, Abra. Apektado nito ang provincial road. Nagsasagawa na ng clearing operation. Pinag-iingat naman ang mga motorista. Sa Natonin Mountain Province, isa ang patay at isa ang sugatan sa mudslide. Tumutulong lang ang dalawang ayusin ang sasakyan ng isa pa nilang kasama nang mangyari ang insidente.